noon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Ang aking panalangin, tayo
lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira ay lindol ay ayanin. Nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapabawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal po naming viewers. Good morning po. Ngayon po ay March 16, 2021. At kayo po'y aming malugod na tinatanggap sa atin pong morning devotional dito po sa Hope and Love Media Ministry. Tayo po ay umagap ng ating pasimula ng broadcast sa araw na ito dahil po sa isang mahalagang kadahilanan ng inyo pong lingkod ay may appointment po sa umagang ito sa Dolores, Quezon. Ngayon pong umaga ay atin pong makakasama for the first time sa atin pong program si Pastor Jhun Cuizon. Si Pastor Jhun Cuizon po ay napakalapit sa aking puso, sa aking buhay, sapagkat siya po ay aking kamag-anak. Ayan. At kami po ay galing sa Barangay Utod, ayan, San Francisco, Quezon. At sila po ang mga unang naging pastor sa South Central, sa aming pong lugar. Of course, si Pastor Welty
si Pastor Press, si Pastor Saldi Estrada at ang inyo pong lingkod. Isang karangalan, Pastor Jhun, na kayong makasama. At of course, mamaya ko na siya lubusang ipakilala bago po siya magsalita. Pastor Jhun, pwede bang bumati kayo sa ating mga viewers? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa malawakang programa po na may kinalaman sa Hope and Love. Sa pamagitan po ng ating mabait, mahusay na pastor na nagtatalaga sa Panginoon, Pastor Jubi Estrada. Salamat po, Pastor. Tayo po ay magpapatuloy na. Tayo po muna ay umuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, damang-dama po namin ngayong umaga ang inyong pag-ibig, pagmamahal at pagkalinga. Kayo po'y aming pinupuri at sinasamba. Napakabuti ninyo, Panginoon. Inyo kaming iningatan sa buong magdamag ng aming pagtulog. Ngayong umaga kami inyong ginising at ibinangon na meron pong taglay na buhay at pananampalataya. Panginoon, nais naming itagubilin ang amin pong live broadcast sa umagang ito sa pag-aaral po namin ng inyong banal na salita. Narito po si Pastor Jhun Cuizon. Inyo po siyang pagpalain, pagkaloob ang inyong mahalagang mensahe sa kanya upang maipahayag sa amin pong mga Facebook Live viewers. At ang higit sa lahat ay kayo amin pong patuloy na makilala at ang inyo pong katwiran ang sumaamin sa umagang ito. Salamat po sa katiyakan na kayo'y nasa aming kalagitnaan bagaman kami ay online. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan po ng aming Panong Hesus. Amen. Tayo po'y magpapatuloy na atin pong pakinggan ang ating theme song Only Jesus at pagkatapos ipapakilala ko pong lubos si Pastor Jhun Cuizon at mamaya siya na po ang magtalakay ng ating devotional. For one.
Ang atin pong guest speaker ngayong umaga ay pinagkalubang po ng Panginoon ng isang maganda at supportive na asawa, si Ma'am Malin. At biniyaan po ng Panginoon ng dalawang mga gwapong anak na lalaki. At siya po'y mahilig sa music, napakahusay pong maglaro ng basketball. At siya po ay nakadistino ngayon sa distrito ng Binyan. At siya po ay napakasigla sa mga programa. At sa katotohanan, siya po ay merong programang Ang Katawang Okay. Ang lingkod po ng Panginoon ngayong umaga, si Pastor Jhun. Okay, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at patuloy na sumusubaybay sa napakagandang programang ito. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ako po ay binigyan ng pagkakataon ng aking kamag-anak, Pastor Jubi, na magkaroon ng ganitong programa, maging kabahagi sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Gusto ko sana na ang aking may bahay ay katabi ko rito sa ganitong pag-aaral, kaya lang ay busy siya sa gawain. Ngayon pong umaga ay ating ibinabalik ang papuri sa Panginoon sa mga kabutihan na patuloy po ninyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. At dahil dito ay ating itinatalaga palagi ang ating sarili sa Panginoon sapagkat ito'y nagpapahiwatig ng ating pagtatalaga at ang ating Panginoon ay totoong malapit nang dumating. Ngayong umaga ay tayo po ay babasi sa ating devotional Homeward Bound.
Ito po ang ating pagkain espiritual na sa umaga ng ating pag-aaral ay makatuklas tayo rito na mga pagpapala na ito po ay makabubuti sa atin, lalong-lalo na sa pagtaas ng ating espiritual na kalagayan sa ating Panginoon. Ang paksa po natin na pag-aaralan ngayon ay righteousness is. Ang katuwiran ay, ano ho, makikita po ninyo sa screen. Ang suliranin ng ating mundo ay gayon na lamang. Napakabigat sapagkat ito'y may kinalaman sa kasalanan. At ito rin ang binanggit sa aklat ng Isaiah 59, talatang 2. Ang inyong kasalanan ang siyang nagpapahiwalay sa akin at sa inyo. Sa makatuwid, ang naging pader po upang hindi tayo magkaroon ng magandang ugnayan sa Diyos nang dahil sa kasalanan. Subalit, ang Diyos ay mayroong napakagandang paraan nito, mga minamahal na mga kapatid. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman ay hindi mapapahamak sa pamagitan ng ating pananampalataya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating sarili ay wala tayong pag-asa. Wala tayong kalakasan. Ang lahat ng ating kalakasan at pag-asa ay nasa ating Panginoon. Maging ang ating paksa ngayon na may kinalaman sa katuwiran. Ang sabi ng ating propetesa na si Ellen G. White, makukuha lamang natin ito sa pamagitan ng ating Panginoon. Maging si Isaias ay inilarawan niya na ang katuwiran ng tao ay tulad sa isang gatal. Magkaroon lamang tayo nito kapag tayo ay patuloy na nagtatalaga sa ating Panginoon. Kaya ang magiging tanong dito, mga minamahal mga kapatid, paano natin makuha ang tinatawag na katuwiran? At saan ang galing ito? Sapagkat sa ating sarili ay wala. Ano? Kaya nga ang sabi rito sa ating pag-aaral sa Matthew 5 verse 6, nakalagay rito, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." Ito po ay sermon ng Panginoon doon sa bundok. Ano ho? Habang naroon ang kanyang mga alagad at ang maraming mga tao ay binigyan ng Panginoon ng pagpapaliwanag tungkol sa kahilagahan. At ang sabi ng Panginoon, mapapalad kayong mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Sa talatang ito ay pwede nating padamihin ang kahalagahan ng puntos rito. Sapagkat ang tao ay nahihilig tayo, mga minamahal mga kapatid, sa pagkauhaw, pagkagutom sa anumang bagay. Pero itinuturo dito ng Panginoon na magkaroon lamang tayo ng katuwiran kapag tayo ay nagkaroon ng pagkagutom at pagkauhaw sa kanyang mga salita. Ang sabi po rito, righteousness is holiness. Ang katuwiran ay ito'y may kinalaman sa kabanalan. Oh, may mga rami tayong mga kapatid na ayaw nilang tawagin silang banal. Pero noong unang panahon, sa bagong tipan, ang tawag sa kanila ay mga banal. Mga taong tinawagan ng Diyos mula sa kadiliman, tungo sa kagilagilalas na liwanag, at ang mga taong ito ay totoong nanampalataya sa Panginoon. Kapag nasa atin ang katuwiran sapagkat tayo wala at hinihingi natin ito sa Panginoon, ito'y mag-produce sa atin, mga minamahal mga kapatid, ng kabanalan. Sa ating second service ay ating inaawit ang awit na banal, 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 banal. Tatlong salitang banal ang ating binabanggit at ang lahat ay umaawit dito sapagkat ating kinikilala ng ating sinasamba ay banal na Diyos, banal na anak at banal na Espiritu. At ang kabanalan ng mga ito ay galing sa Diyos lamang. At
nais kong sabihin sa inyo, mga minamahal mga kapatid, magkaroon lamang tayo ng kabanalan kapag tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Opo, ang sabi rito, righteousness is holiness. Righteousness is likeness to God. Hindi natin makayanang magkaroon ng maging kagaya sa Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Wala tayong pagtatalaga. Wala tayong kaintiman na pananalangin sa Panginoon. At ang sabi rito, God is love. It is conformity to the law of God. Ano ho? All thy commandments are righteousness. So bakit binabanggit dito na ang sampung utos, ang kautusan ng Diyos ay katuwiran sapagkat ang kautusan ay nababalot sa pag-ibig. Ang Diyos na may akda ng kautusan ay Diyos ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay makukuha lamang natin ito kapag tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon. Nanampalataya tayo sa Kanya, ating inilalagat ang ating sarili sa Panginoon. Ang sabi po rito sa ating morning devotional, ang ating mga paghihirap, ang ating mga paggawa, maging ang ating mga regalo at mga pagsasakripisyo, ay hindi ito makapagbigay sa atin ng katuwiran. Kundi ang katuwiran, mga minamahal mga kapatid, ay ating makamtan ito sa pamagitan ng pananampalataya. Naalala ko si Abraham, kaya naman siya ay pinagkalooban ng katuwiran ng Panginoon sapagkat nasa kanya ang pananampalataya. Si Abraham ay maalab ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ito rin ay makamtan ng bawat isa sa atin. Kapag tayo ay mayroong pananampalataya, maluwalhating ipagkaloob ng Diyos ang katuwiran, mga minamahal mga kapatid. At ang sabi rito, this is His name whereby He shall be called the Lord of Righteousness. Ito ang kanyang pangalan. At ang pangalang ito ay may kinalaman sa katuwiran ng ating Panginoon. Kung ating basahin dito ay mayroong tinatawag ng mga pagkain. Kung kailangan natin ang mga pagkain sa umaga, tanghali at sa hapon, ganun din sa ating spiritual na kalagayan. Kailangan natin na tayo'y lumusog sa ating pagkakilala sa Panginoon. At sa bahaging ito ay mayroon tayong mga pananalangin. Ang ating pananalangin sa puso, Panginoon, nais po namin italaga ang aming sarili sa iyo. Panginoon, ibig namin ang aming puso ay maging tulad sa iyo. Panginoon, ibig namin ang aming mga kalooban ay maging kalooban na kagaya sa iyo. Panginoon, ibig namin ang aming pag-iisip ay maging tulad sa iyo. Ito ang tinatawag na binabalutan tayo ng balot ng katuwiran ng Diyos. Mga minamahal, mga kapatid, naalala ko ang isang kwento. Ellen G. White ay nagkaroon siya ng malakihang pagpupulong. Ano ho? Marami ang dumalo. At habang siya ay naroon sa isang pulpito ay kanyang inutusan ang isang bata. At ang sabi ni Sister White, maaari ba niyang kumuha ka muna, ikuha mo ako ng watermelon. Ang isang bata ay dali-dali kumuha at pagkatapos inabot kay Sister White. At ang sabi ni Sister White, ano itong inyong nakita? Ang lahat ng tao ay nagsigawan. Sister White, yan po ay water lily. At ang sunod na tanong ni Sister White, saan ang galing ang water lily ito? At ang mga tao ay nagsigawan at ang sabi nila, galing po yan sa pusali. Galing doon sa maruming lugar. Sa maruming tubig. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng silensyo at nagbigay ng reflection si Ellen G. White. At ang sabi niya, mga kapatid, bagamat ang water liling ito ay galing sa isang maruming ilog, siya'y umusbong at ng kanyang pag-usbong ay nakita sa kanya ang napakagandang bulaklak na ito'y isang maputi at dalisay na bulaklak.
At pagkatapos dito ay nagbigay siya ng tinatawag na lesson sa mga tao. Mga minamahal ng mga kapatid, ang sabi ni Ellen G. White, bagamat tayo ay narito sa maruming mundong ating kinagagalawan, kinakailangan tayo umusbong at ipakita natin ang katuwiran ng ating Panginoon. Opo, marami tayong mga suliranin sa buhay. Marami tayong mga iniisip, bagabag. Pero hindi ito hadlang, mga minamahal mga kapatid, na hindi natin ipakita ang katuwiran ng Panginoon. Wala tayong katuwiran sa ating sarili. Makukuha lamang natin ito kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Mayroon tayong pananampalataya at itinatalaga natin ang ating sarili sa Kanya pagkalooban tayo ng katuwiran ng ating Panginoon. Opo, ang sabi ko rito sa ating pag-aaral ngayon, as we discern the perfection of our Savior's character, we shall desire to become wholly transformed and renewed in the image of His purity. Napakaganda. Kapag ating pinagmumuni-munihan ang kalubusan ng Panginoon at ang kanyang karakter, tayo po ay mababago bilang mga anak na lalaki ng Panginoon. Tayo'y maging tulad sa Kanya. Tayo'y maging kagaya ng ating Panginoong Hesus na mumuhay sa lupang ito na nananagumpay sa tinatawag na paggawa ng kasalanan. Ito ang katuwiran ng Panginoon, mga minamahal, mga kapatid. Ito'y galing sa Kanya at wala tayong sariling katuwiran na nagbubuhat sa atin. Ang sabi rito sa Thoughts from the Mount of Blessings, page 18 and 19, if you have a sense of need in your soul, if you hunger and thirst after righteousness, this is an evidence that Christ has wrought upon your heart. Napakaganda ang sulat ng ating propetesang Ellen G. White. Ang sabi niya, mga minamahal, mga kapatid, kung ating nararamdaman ang pangangailangan ng ating sarili, pangangailangan natin sa Panginoon, ano ho? Ang sabi rito, dapat po tayo ay magugutom at mauuhaw sa kanyang katuwiran. Hindi ano po ang ating gagawin, mga minamahal mga kapatid? Magiging mapanalanginin tayo ng mga lingkod ng Diyos. Magiging mapag-aral tayo sa kanyang banal na salita, maging sa sulat ng ating propetesan sa Elimuel. Magkaroon tayo ng paglago sa banal na gawain ng Panginoon kung tayo po ay nakikisangkot rito. At dahil dito, mga minamahal mga kapatid, ating matamtan ang layunin ng Diyos ng paglago sa pamagitan niya at matamtan rin natin ang katuwiran at ang kabanalan ng ating Panginoon. Sa bahaging ito ay nais kong ipagkaloob kay Mr. Jubi ang bahagi ng ating reflection at dito po natin mapatunayan na napakabuti po ng Panginoon. Ano ho? Tayo walang-wala. Wala tayong kabanalan, wala tayong kalakasan. Ang lahat ng ito ay makamta natin sa pamagitan ng pananampalataya at ang katuwiran ay ipagpaloob ng Diyos. At dito ay magiging mahusay ng mga anak tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Jhun, sa napakagandang pagpapaliwanag mo sa ating lesson. Napakalinaw po. Ang akin pong refleksyon sa ating devotional ngayong umaga ay akin pong tinitingnan na ang aking sarili po pala ay talagang isang maruming basahan sa harap ng Panginoon. Na kahit balutan ko po ng napakaputing long sleeve at isang Amerikana, ang aking kalooban po ay talagang walang katwiran. Kahit anong sikap ng aking gagawing mabuting gawa, kung ito po ay hindi katwiran ng Panginoon, ito po pala ay self-righteousness lamang. Kaya nga po, inihalimbawa na ang ating damit ay talaga pong marumi. Ang ating katwiran
na ang kailangan po natin ay balutan tayo ng balabal, ano, ng katwiran ng Panginoon. At sinabi na rin ni Pastor kanina na talagang hindi po ito nanggagaling. Kasi righteousness is holiness. Kaugnay po ito ng devotional natin kahapon. At yung pong righteousness na ito ay manggagaling po sa labas. It is from the outside. It's not from within us. Kasi wala nga po tayong kabanalan. Wala tayong sariling katwiran. Kundi ito po'y manggagaling lamang sa Panginoon. Kaya pinaliwanag ko po kahapon, sabi ko sa inyo, ang ating katwiran, ang ating perfection at holiness ay relative. Ang ibig sabihin po, hanggang tayo po ay nakaugnay, nakakonek sa Panginoon, ay tayo po'y magiging banal, magiging sakdal, magiging matuwid, sapagkat ang ating pong Diyos ay banal, sakdal, at matuwid. Kaya ang mahalaga po, ano, ang mahalaga Pastor Jhun, lagi tayong may pananampalataya sa Panginoon. At binanggit mo na rin yung panalangin, pag-aaral ng Biblia, yan po'y discipline for holiness. Pero ang talagang kabanalan po ay galing sa Panginoon, imputed. Kaya meron tayong imparted and imputed righteousness na ito po ay galing po sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating sarili, wala po tayo nito, mga kaibigan. Nais kong ibalik na kay Pastor Jhun para sa kanyang conclusion sa ating pong devotion. Tama po yun, Pastor Jubi. Anumang pagsisikap mayroon tayo, ano ho, kung hindi natin isinilang-alang ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, wala po tayong magagawa. Ang nagawa ni Kristo doon sa cross ay isang bagay na napakahalaga. At yun ay nag-anyaya sa atin na kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanya, maglagak ng ating tiwala sa Kanya, mga minamahal, mga kapatid, sigurado ipagkaloob ng Panginoon ang Kanyang katwiran. Kaya itong katwiran ay laan ito para sa atin. Kung paano ang kasalanan ay sumasagana, lalong sumasagana ang biyaya at ang katwiran ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya ipanalangin natin, mga minamahal, mga kapatid, na sa tuwi-tuwi na ay magkaroon tayo nito. Ang malaking suliranin lang ay nasa atin sapagkat nagkukulang tayo sa pagtatalaga. Nagkukulang tayo sa pakikisangko sa banal na gawain ng Panginoon. Nagkukulang tayo sa pagmamahal. Naalala ko ang binanggit ng ating presidente sa General Conference, ang ating iglesia ay isang iglesia na dapat makitaan ang pagmamahal sa isa't isa. Relationship. Relationship. Hindi natin makampan ito kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya kailangan natin ang katwiran ng Panginoon upang maihayag ito sa lahat ng mga tao. At bago tayo pumunta sa ibang mga kaibigan natin, ano ho, makita muna sa atin ang tunay na tayo tinawagan ng Diyos na mga lalaki at mga babae. Makita ang katwiran ng Panginoon. Yan. Maraming salamat, Pastor Jhun. Naging maliwanag po sa atin, lang tigit sa ating mga viewers, ang kahulugan po ng katwiran. Ano po? Talagang ito po ay galing sa Diyos at ipinagkakalob sa atin na bagaman po tayo ay makasalanan, hindi tayo matuwid sa kanyang harapan, dahil po sa katwiran ng Panginoon, ito ay ibinabalot sa atin. Kaya may tinatawag tayong pag-aaring ganap, pagpapakabanal, at ang ating hinihintay, yung pong glorification sa pagdating ng Panginoon. Okay, Pastor Jhun, dadako tayo sa ating mga pagbati, sa ating pong mga viewers. Ayan. Unang-una po ay si Ma'am Saida. Sabi niya, good morning, hope and love, family. Good morning din po. May nanonood po sa atin galing po sa Kuwait. Si Nabella Dalaon Albao Tumugsok. Good morning. At si Ma'am Saida po yung nagtanong kung nag-change ba ang ating time. Wala pong namang pagbabago, pero ngayong araw na ito ay atin pong ginawang mas maaga sapagkat ako po ay may appointment sa Santa Lucia
isa pong funeral service. At Pastor Jhun, nakikiramay tayo sa Munoz family kay Sister Vicky sa pagpanabuhay ng kanyang mahal na mister. At ngayon po ang libing sa araw na ito. Kaya pag right after po ng program, ay tatakbo po tayo papunta roon. At ganun din po, atin din pong nakikiramay din tayo Pastor Jhun sa Mandigma, Sarmiento family, sa dyan po sa Palhi, Calapan Oriental, Mindoro, sa pagpanaw po ng Nanay Paz Mandigma. Napakabait po ng lolang ito. No, ako po nadistino dyan sa Calapan, sa North Oriental Mindoro District. So pakikiramay po ang hatid namin ng Hope and Love. Kasama na rin po ang katawang okay sa pakikiramay po sa Mandigma family. So kaya po, napaaga lamang po ang ating broadcast ngayon dahil po sa mga bagay na ito. So have a great day, sabi po ni Bell. Si Sir Alnor Tagara, bumati po sa atin ng good morning. Si Ate Pede Mesa, si Ma'am Edna Marquez. Ayan, kilala ito ni Pastor dyan po sa Infanta Quezon. At si Sister Helen Peñamora, kilala dito mga taga-Infanta, mga taga-Mabini. Yes. Ayan. Mr. Emma Orozco, good morning. At si Ma'am Maria Loida Magirang, bumati sa good morning. Ito rin po, si Ma'am Carolina Revillame, taga-Infanta din po ito, pero narito ngayon sa Candelaria. Good morning po. Sister Wilma Daya, good morning. At si Sister Flor Imata Nanez, good morning po Pastor at sa lahat ng tagapakinig. Si Sir Cesar Alhambra, bumabati po sa atin ng good morning sa ating mga viewers. Si Beth Opel Makasiro, at nanonood din po sa atin si Mavic De Leon Dael. At ganun din po si Marivic Simpao, good morning po Pastor at sa lahat ng viewers. Ayan, Pastor, meron na tayong prayer request. Ito'y ating isasama niyo po mamaya sa inyong closing prayer. Pastor, pakisama po sa panalangin ang sister ko na si Myrna Imata Garcia para po sa kanyang agarang pagaling. Salamat po. Okay, Sister Flor, isasama po natin ang iyong kapatid. Sister Gina Alamag, salamat sa panonood. At si Sister Helen Binaid Piñamora, meron pong prayer request. Pastor, pakisama po sa panalangin ang ginagawang Bible study ni Pastor Aligin Baldera dito po sa bahay ng pamangkin ko. Aba, good morning kay Pastor Aligin Baldera. Yan po'y bukod sa masipag na pastor, mabait, yan po'y napakagwapo. Ano, Pastor? Yan ang district pastor po ng Reynard District. Sa Real at saka sa Nacar at Infanta. Yan, opo, Ate Helen, isasama namin sa panalangin ang inyong Bible study. Nanonood sa atin si Donna Akailar Carolino. Good morning po. At si Ma'am Marie Pruelda Palogme. Good morning po sa inyong lahat. Pasama po, Pastor, sa prayer ang aking anak na si Camille Faith Palogme na sana'y tawagan na siya sa kanyang ina-apply ang trabaho. Salamat po. Yes po, Ma'am Marie Palogme. Sasama po namin. Pastor Jhun, nanonood ang aking napakagandang pinsan, si Ate Arlene Sarte Moreno, dyan sa Taytay, Palawan. Ate Arlene, yes. Good morning. Kilala mo pa siguro si Pastor Jhun. Kapatid ito ni Kuya Jungjung, ni Jungjung. Kuya Armstrong Sarte. Ayan, salamat po. Hopefully magkita na po tayo. Hindi pa tayo nagkikita in person. Magpinsan po kami pero hindi pa nagkikita ng personal. Ma'am Jocelyn Lucis Pimentel, thank you po sa puso, sa panonood. Si Sister Annie Belonza, good morning po sa inyong lahat. Pakisama po li si Aida Alcala Marasigan sa kanyang biopsy ngayon. Po ang result, malalaman na nawa po ay negative. Salamat po. Yes po, Ma'am Sister Annie. Si Brother Boying Alamag Rico Hermoso, good morning po sa lahat. God bless. Good morning din, Brother Boying. At nanonood sa atin si Jalen Bert de Los Santos Cercado. Si Ma'am Cathy Pablo, ayan Pastor, malapit yan sa iyo, ito sa Santa Rosa. Asking prayers po, marami pong salamat, God bless. Yes po, Ma'am Cathy, sasama po namin sa panalangin ng inyong school na sana po yung maging maayos na, maging panatag na kayo dyan. Ma'am Heidi De Leon, good morning po sa lahat. At si Ma'am Pearl De La Torre Paras dyan sa Japan. Bumabati sa atin ng good morning.
Si Charlie Matic, good morning din po, nanonood. Si Ma'am Febi Kada, ramdaman. Siguro meron siyang pre-request tungkol sa kanyang karamdaman. Ano po? Good morning po. Ayan, Beth Opel Macasero. At yan, ito na nga. Pakisama ang aking sakit na high blood at vertigo. Palagi kay vertigo na patuloy pagaling ni God. Salamat po. Yes, Ma'am Febi. Sasama po namin sa panalangin. Ma'am Laila Bundalyan, good morning po. Ayan, kami papunta po dyan sa Santa Lucia para po sa isang funeral service. I'm not sure po, sana'y makadaan kami sa inyo bago po umuwi. Ayan, at si Sister Maribik Simpao, good morning, asking for prayers para sa whole family namin for healing and protection. God bless po sa lahat. Yes po, Mama Mabik. Si Beth Opel Macasero, sabi niya, Pastor, prayer for healing from my cough and colds to my grandchildren, Caleb, Mateo, Gabriel, in Jesus' name, amen. Thank you po. Si Ma'am Lita, nanonood po sa atin, Raniola Ocampo, good morning din. Okay. Edna Marquez, yan, nanonood sa atin. At si Charlie Matic, ayan, nagpaabot po ng pakikiramay sa mga naulila. Si Ma'am Saida, Jenny De Leon Wang, thank you pastors for a very clear reflection about righteousness. May God be with us always and we may all walk according to God's will. Have a safe and great day today. Thank you, Ma'am Saida. At pastor, kasama natin si Maria Luisa De Leon. Bumabati sa atin ng good morning. Si Sister Flor Dagos, masiglang Sabbat School Superintendent ng District Central Quezon 2 at ng Lutukan Seventh-day Adventist Church. Kaya pala nabago ang oras. Akala ko ay nabago na. Salamat po Pastor Cuizon at Pastor Jubi sa ating morning devotional. Ayan po ang dahilan lamang ay dahil po may mga lakad po. Pati si Pastor Cuizon, right after po, meron po yung klase, may online class po yan, kaya amin lang ginagawan po ng paraan para huwag po mapatigil itong ating devotion. Mula kay Mama Det Castillo Red, good morning po, request prayer po para sa family Red, especially po sa Nanay Edita namin na malampasan po namin yung pinagdaanan po namin ngayon, lalo na po at di na makikita ni Nanay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Gayon din po, pasama din po sa prayer ang health ko na maging okay po ang lahat. Thanks po, Pastor. Yes, Ma'am Madit Castillo Red, patuloy po kaming nakikiramay sa inyong pamilya sa pagpanaw nga po ng inyong nag-iisang kapatid na si Maureen Red. At lalo na po ang Nanay Edith, na kanya nga pong malampasan ito, very emotional siya nung kami naroon ng tatlong gabi sa kanilang bahay, sa inyong bahay. Sana nga po at panalangin po namin ang inyong kalusugan. Alam ko hindi ka nakarating kay nasa Japan. Pagpalain po kayo ang inyong kalusugan diyan habang kayo nariyan. Si Edna Marquez, pastor, pasama po sa prayer ang asawa ko, Marcelo Marquez, mataas po ang sugar po niya. Salamat po. Ayan. Papanasama po namin sa panalangin na bumaba na nga po yung kanyang blood sugar. Tuloy-tuloy po tayo, Pastor John. Ang ating mga prayers. Hindi ko lang kung mababasa ni Pastor. Pakibasa na po yan at yan ay iyong kakilala, Sister Emma Orozco. Mababasa kayo ni Pastor yung kanyang pasama po ulit. Meron po ba sa screen na babasa niyo? Meron, meron. Nababasa, okay, nababasa. Sige po, ako na po. Pwede mo pabasa ito. I-request ko lang itong pakibasa po. I mean, inyo pong i-broadcast. Okay, Pastor, pasama po uli sa panalangin ang aking anak na si Daniela. Sana ingatan siya at yung kanyang ATM ay makuha na niya. At yung personal prayer ko po, maraming salamat po, Pastor Jubi and Pastor John. God bless. Salamat po sa pagbasa. Yes, Sister Emma, sasama namin si Daniela, yung kanyang ATM at yung personal prayer niyo po.
Si Charlie Matic, pasama po sa prayer, pastor, family namin. Yes po. Datilis Ramon, bumabati ng good morning. At salamat po sa pagbati, sabi ni Charlie Matic. Si Fede Mesa, good morning po sa inyong dalawa, pastor. Patuloy pakisama me and my daughter at si Nene Jermelin Romlon. Po siya po ay may karamdaman po. Salamat, God bless you po. Aba, ito po'y aking pinsan, si Jermelin Romlon. Diba, ito'y aking kamag-anak. Yes po, Atining, kasama namin sa panalangin. Ito, kayo po ng mag-ina. At yan, pasama po sa prayer. Family ko, sabi Datilis Ramon, ang dami pong prayer request, pastor. Yes. Brother and sister, kumain lang po tayo lagi ng hilaw na bawang at sibuyas. Aba, parang katawang okay po ito ah. Maganda. May salamat, Charlie Matic. Iinom din po kayo ng niyadyad na luya at lagyan ng kalamansi para sa ubo po, mga sister at brother. Aba, maganda. Herbal ang ipinabahagi. Ano? Tama po yan. Jerly Pahiluses, Ma'am Girly, good morning. At si Pei, Nene Jerlyn Romblon po, pastor. Patuloy niyo pong ipanalangin. Yes po, at ito'y aking pinsan sa mother side ko po. Si Gina Alamag, pastor, salamat po sa prayer kahapon. Nagkasundo na po silang mag-asawa ni Jenalyn at Jonord. At salamat po sa Panginoon, hindi niya hinayaang magkahiwalay sila mag-asawa. Salamat po. Aba, purihin po ang Panginoon. Panalangin natin silang mag-asawa dito sa ating program. At bagaman kahapon paumanin po, Sister Gina, talagang yung aking pagtungo dyan sa inyong lugar ay walang halos oras na makadaan dahil po sana po inyong naunawaan. Okay, meron pa pong mga pagbati tayo dito po sa ating isa. Ayan, basta, bumabati po yung aking nanay, si Sara Estrada. Ayan, nanonood po ang aking nanay, Pastor Jhun. Yes. Ayan, hindi lang makita kasi nasa isa kong Facebook. Ay, panalangin natin sila. Diba? Ayan, salamat nanay sa panonood at bumabati sa atin. Akin ding binabati ang aking kapatid, si Ate Maribel Estrada Aguila. Si Ate Bebet, siya po ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy, happy birthday, Ate Bebet, dyan sa San Francisco, Quezon. Nanonood din po sa atin si Ma'am Desa o Des Angga Dayo. Good morning po, Pastor Jubi and Pastor Jhun. God bless us. Stay healthy and keep safe. Si Sister Wilma Ritual Dalusong ng Infanta. Good morning din po. At si Sister Beng Alinsunorin. Magandang umaga. Si Brother Mervin Alcantara. Sabi, tunay nga po, walang maikakatwiran kasi tayo tunay na isa akong basura sa harapan ng Panginoon dahil sa aking kasalanan. Yan po ang nakita sa buhay ko. Marami akong pagkukulang sa Panginoon. Si Sister Jane Vallejo, good morning, bumabati sa atin. At si Mamerta Castillo, pasama sa prayer ang health ng kapatiran. Yes po, Mamerta Castillo. At si Sister Adelaida, bumabati po sa atin ng good morning. Okay. So, Pastor, yan ang ating mga prayer request ngayong umaga. Hopefully po ay nakuha mo at maaaring ang iba ay atin pong ipa-plus sa ating script. Okay? Tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Pangungunahan tayo ni Pastor Jhun Cuizon. Tayo po ay nananalangin. Kagalang-galang at makapangyarihan po naming Diyos na ang tahanan ay nasa sa mga langit. Isa pong malaking kagalakan na kami po ay lumapit sa inyo at nagkaroon ng ganitong pag-aaral at akin pong idinadalangin dakilang Diyos na inyong patnubayan po ang devotional na program na ito. Ganon din si Pastor Jovi at ang kanyang pamilya na siyang patuloy na nangangasiwa na kilang Diyos ay inyo po silang gabayan at kalooban na malusog na pangatawan. Sa mga oras na ito ay mayroon po akong nais na ilapit sa inyo dakilang Diyos. Si Sister Ermita, Merna Ermita Garcia, ay inyo po siyang pagalingin sa kanyang karamdaman.
Ganun din datilang Diyos si Baby Kada. Inilalapit ko po sa inyo na patuloy po ninyo siyang pagalingin sa kanyang high blood at sa kanyang vertigo. Inilalapit ko rin datilang Diyos si Beth Opel Makasiro. Ang kagalingan mula sa itaas at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang patuloy pong mga siwa sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, na si Caleb Mateo, ganin din si Gabriel, ay inyo po silang pagalingin. Inilalapit ko rin bilang Diyos sa inyong banal na harapan, si Sister Merna Imata Garcia. Siya po ngayon ay mayroong karamdaman, subalit kayo ang doktor sa lahat ng mga doktor. Ipagkaloob po sa kanya ang kagalingan dakilang Diyos. Inilalapit ko rin sa inyo ang pagtatalaga ni Pastor Aligin Barbera sa kanya pong ginagawang Bible study. Ipagkaloob po ninyo dakilang Diyos na ang mga tagapakinig ay kilusin ang inyong banal na Espiritu at sa pamagitan noon ay magkaroon ng liwanag ang kanilang buhay tungo sa pag-asa. Inilalapit ko rin dakilang Diyos si Camille Faith Palugmi. Bigyan po ninyo siya ng kalwanan, ganun din na ang trabaho sa kanyang buhay. Ganun din, inilalapit ko rin si Marcelo Marquez. Tulungan po ninyo siya, hipuin ang inyong banal na espiritu at ng kagalingan na magkaroon po ng pagbaba ang kanyang sugar sa kanyang katawan. Si Daniela, dakilang Diyos, ay inyo po siyang ingatan. Anuman ang kanyang kalagayan sa ngayon, siya man ay nasa paglalakbay, ang iba yung pag-iingat ng langit ang inyong ipagkaloob sa kanya. Si Jerlyn Romlon ay inyo pong dalawin ang inyong makapangyarihang banal na espiritu. Inyo po siyang pagalingin sa kanyang karamdaman. Ganun din dakilang Diyos, akin pong inilalapit sa inyo si kapatid na Dateles Ramon at ang kanyang pamilya ay inyo pong ipagkaloob dakilang Diyos. Marami po kaming nais na ilapit sa inyo, subalit kayo ang nakakaalam nito dakilang Diyos. Kinikilala namin ang inyong kapangyarihan. Tulungan po ninyo kami. Sa pamagitan ng dalangin ito ay makarating sa aming mga kaibigan at inyo po silang hibsan ng kanilang mga pag-alala, ng kanilang mga suliranin dakilang Diyos, sapagkat kayo ang makapangyarihan sa lahat. Wala po kaming magagawa sa aming mga sarili, maliban na nga na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan. Isinasama ko rin sa pananalangin dakilang Diyos si Aida Alcala Marisigan. Sa kanyang biopsy ngayon, ay inyo po siyang pagalingin na magkaroon ng napakahusay at magandang resulta po ito. At umaasa po kami dakilang Diyos na inyo po rin pagalingin sa pananalangin si Cathy Pablo. Ano ho? At umaasa kami na ang kagalingan ang siyang sumasa kanila. Akin pong inilalapit sa inyo, sa inyong mapagpalang kamay, dakilang Diyos. Ang mga gawain mayroon po sa inyong bukiran. At higit sa lahat, ibinadalangin ko po ang buong pamilya na magkaroon ng tinatawag na kagalingan at protection sa kay Marivic Simpao na inyo po siyang tulungan dakilang Diyos, lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Dinadalangin ko rin dakilang Diyos si Nanay Edita na inyo po siyang tulungan na malampasan ang kanyang karamdaman at siya ay inyong kilusin ng inyong banal na espiritu na magkaroon po siya ng kagalingan sa kanyang pangangatawan. Akin pong inilalapit sa inyo sa umagang ito, dakilang Diyos, si Ginaline at si Junard, na magkaroon sila ng mahusay na pagsasama at ito ay magagawa lamang sa kapangyarihan ng inyong banal na espiritu. Akin pong ibinadalangin dakilang Diyos na inyong patnubayan ang bawat isa sa amin, sapagkat kayo ang Diyos na aming nilalapitan. At sa bahaging ito,
ay akin pong idinadalangin na inyo kaming linisin at patawarin sa aming mga kasalanan. Ito po'y aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor Jhun Cuizon, thank you very much po sa inyo pong pag-unlock sa atin pong paanyaya na kayo po ay maging speaker sa ating morning devotional. I hope po na ito ay hindi siyang una't huli, kundi kayo po ay lagi naming maanyayahan. Alam po naming abala kayo sa inyong distrito, sa inyong programa ng Katawang Okay, at ganun din sa inyong pag-aaral. Pastor, meron kayong gustong batiin, pasalamatan, at ipromote ang inyo po mga gawain. Go ahead po. Siyempre, aking pinasasalamatan ang pagkataong ito na naging kabahagi po sa morning devotional sa pamagitan ni Pastor Jubi. At nawa ang programang ito ay lalo pang lumaganap, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa. Amen. At sapagkat ito po ay totoong makakatulong sa paglago ng ating espiritual na kalagayan sa Panginoon. Ang aking dalangin lang, Pastor, na sana'y pagkalooban ka ng palagi ng Panginoon na malusog na pangatawan sa po ng inyong pamilya, ano ho, sa inyong patuloy na pagkakalaga. Akin pong inanyayahan kayo tuwing Sabado po, alas 2 hanggang alas 3, sa programang Ang Katawang Okay. Siguro napanood po ninyo yung aming ginawang matikim doon po sa City Hall ng Binyan. Tunay na napagbuti nila, ano ho, at tayo ay sinuportahan ng ating mga city government ng Binyan. At akin ding ipinopromote at nais kong pasalamatan ang buong iglesia po ng distrito. Amen. Ng Adelina, ng Malaban, Dilapas, Sorosoro at Binyan. Ano ho? Binyan San Vicente. So, napakahusay na suporta ng ating mga kapatiran at mga elders ng iglesia. At ang Diyos ang suma sa atin. Ang livelihood program po ng Dilapas na may kinalaman po sa paggawa ng doormat ay tuloy-tuloy po, at sana'y hindi lang sa Dilapas, maging sa ibang mga iglesia ay atin ito maikot para magkaroon po ng magandang hanap buhay ang ating mga bagong binyag, ang ating mga interes at ang ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Pastor Jhun, it's a pleasure na kayo po ay nakasama ko ngayon sa ating morning devotional. Pagpalain din po ng Panginoon ang inyong buong sambahayan at patuloy na maging mabunga ang inyong paglilingkod dyan sa inyong distrito. Napakarami pong nabibless sa inyong pong ministry ni Ma'am at sa inyong mga anak. So hopefully po magkita ulit tayo sa ating sunod na mga workers meeting, at sana po'y manalo na ako sa iyo. Talagang lagi kaming talo eh. At napakahusay pong maglaro yan sa basketball. Okay, sa atin pong mga viewers na patuloy pong tumatangkilik ng ating morning devotional sa Hope and Love, thank you very much po na tuwing umaga kami inyong sinasamahan. At ang aming pong dalangin na busog po tayo sa salita ng Panginoon. Patuloy po nating idalangin si Brother Joseph Pasamba na aking kasamang patuloy pong nagpapagaling upang makasama po siya sa susunod na mga broadcast. Sa pansamantala po, ako si Pastor Jubi Estrada, kasama ngayon si Pastor Jhun Cuizon. Nagpapaalam po sa inyo, subalit bukas, kita-kita po ulit tayo, maaring sa alas 6 na po sapagkat wala na akong lakad na umaga. Thank you very much. God bless po ang kagalingan ng pangit pagpapala ang sumaating lahat. Paalam po muna. Thank you.
lawas at may